Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan niyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod niyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain niyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito, nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan niyo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan niyo ang mga lumilingap sa may sakit ng malakipan ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban niyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang niyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin niyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban niyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa inyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa inyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngala ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagkatipon-tipon bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Puno ng pag-asa, pag-ibig, pananalig at pananampalataya, tayo ay dumulog sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapaganyaya upang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, maawa. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, maawa. Panginoon, maawa ka. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, taon-taon kami ay binibigyan mo ng kagalakan sa kapistahan Nina Apostol, San Felipe at Santiago, pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, pinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mga buting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinibigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasa saad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nakatitipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayun paman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Felipe, ako ang daan, katotohanan at amay sa'kin matatanaw. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, sinabi ni Jesus, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sumagot si Jesus, Felipe, matagal na ninyo akong kasama, gyatat hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniwala na ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. At sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa dito, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. At anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Kaya huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ikaw po ba ay nababalisa na? Ang salitang balisa ay nangahulugan
ng pagkaligalig, pagkabagabag, at pag-aagam-agam ng kalooban. Ang isang taong balisa ay hindi mapalagay. Nababalisa ka kung may mga sitwasyon na inakaalam mo na mahirap itong kontrolin. Hindi ka mapalagay dahil nag-alala ka na baka hindi maging maganda ang kahinatnan o resulta ng sitwasyon. Dahil sa ganitong kalagayan mo, nabagabag ang iyong isip at kalooban at hindi ka mapakali. Kapatid, alam ng Panginoong Yesus na hindi makakatulong ang ganitong pag-iral sa inyong buhay. Kaya dapat ay panatag ka. Sabi nga niya, manalig ka. Manalig kayo sa akin. Huwag kayong mabalisa. Kaya naman, pinaalalahanan ka ngayon, pananalig ang pangkontra o panlaban sa pagkabalisa. Dahil kung may panalig ka na ikaw ay matulungan sa sitwasyon na iyong kinalalagyan, wala kang magiging alalahanin. Meron po't ibang-ibang klase ang pananalig. Una, nandyan po ang tinatawag nating banal na pananalig o pananampalataya. Sa English po, ito ay tinatawag na divine faith. Divine faith na ibig sabihin, sa Diyos lamang iniuukol ang ganitong uri ng paniwala. At dahil sa iyong pagbubukas ng sarili sa Diyos, kinikilala mo siya at tinatanggap ang kanyang kalooban. Sapagkat alam mo na ang dakilang kapangyarihan ng Diyos na laging pinangungunahan ng kanyang pag-ibig sa iyo, kaya naman sa kanya ka umaasa sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang nagbibigay kaliwanagan sa iyong mga karanasan sa buhay, maganda man o hindi. Ito ang dahilan ng iyong pagpapakumbaba at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, hindi rin maaring mawala ang iyong panalig sa simbahan. Ang simbahan bilang tagapag-ingat ng tinanggap mong pananampalataya. Alam mo naman siguro, walang iniwang sulat ang Panginoong Yesus para sa kanyang mga tagasunod. Totoo na siya'y nabuhay at nangaral, ngunit wala siyang sulat na maari mong panghawakan. Ito ang dahilan, kapatid, kung bakit mayroon tayong kalipunan ng mga taong nagpapatuloy ng kaligtasang dulot ng Panginoong Yesus. Una na po dito ang mga apostol sa pangunguna ni San Pedro na humalili sa at ngayon naman yung mga humalili sa kanila na mga obispo sa pangunguna ng Papa. Dahil ang simbahan ang pinagkatiwalaan ng pananampalataya, dapat mo rin siyang paniwalaan at susundin. At ang simbahang tinutukoy ko dito ay ang simbahang itinatag mismo ni Jesucristo at pinagpatuloy ng mga apostol. Hindi yung kailan lamang sumulpot at nangangahasabihin na sila ang tunay na simbahan. Maganda rin namang tingnan mo, kapatid, ang pinag-uugatan ng ating inang simbahan sa pamagitan ng pagbabasa ng tungkol sa kasaysayan nito. So, meron pong sinulat, Church History. Kaya kung may pagkakataon kayo, basahin nyo rin ang Church History. Mabasa nyo mula sa unang siglo hanggang ngayon ang mga pangyayari sa ating inang simbahan. Kaya nga po, pinagkatiwalaan ng Panginoong Yesus ang simbahan, kaya natural lamang na pagkatiwalaan mo din siya. At kung may pananalig ka sa Panginoong Yesus, manalig ka rin
sa itinatag niya ang simbahan. Pangatlo po, may pananalig ka sa Diyos, may pananalig ka na rin sa simbahan, hindi rin po dapat mawala ang pananalig mo sa iyong sarili. Pananalig sa Diyos, pananalig sa simbahan, pananalig sa sarili. Alalahanin mo, kapatid, ikaw ay biniyayaan ng Diyos na makakayahan upang makilala o makibaka sa buhay. Noong ikaw ay binyagan, naging anak ka na ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, hindi ka niya hayaang mabuhay sa mundong ito na walang mga katangiang nararapat sa iyo. Kaya ito yung tinatawag natin, mga kapatid, na tiwala sa sarili. Tiwala sa iyong kakayahan. Malimit mangyari sa iyo, kapatid, ang pagdududa sa sarili mong kakayanan. Marahil, ito ay dahil na rin sa kakulangan mo ng pananalig sa sarili. Kaya nga, sabi nila, kaya mo yan, kaya natin yan, kayang ipaglaban. Kaya magtiwala ka sa iyong sarili, kapatid, sapagkat ang Diyos ay nagtitiwala rin sa iyo. Kaya kapatid, kung maging ganap lamang sa iyo ang tatlong nabanggit na ito, na pananalig sa Diyos, pananalig sa simbahan, at pananalig sa sarili, malayong mangyari sa iyo ang pagkabalisa na pipigil sa iyo na mabuhay ng matiwasay. Ano man ang mapagkukulang mo sa iyong pananalig sa Diyos, sa simbahan at sa iyong sarili, simulan mo na itong punuan ngayon. Kapatid, ang malalim mong pananalig ang tunay na makapagbigay sa iyo ng kapayapaan sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo para sa mga pangailangan ng simbahan sa pamagitan ni na San Felipe at Santiago. Ang ating tutugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay, na ito naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. O Diyos Ama, inihayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangangalaga sa iyong kawan, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan
sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. At ipagkaloob mo ng aming pamumuhay araw-araw ay maging reliyon na minamarapat at kinalulugdan mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristong Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligan at katuwang sa pagpapanatili na iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ang katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig ng pagkakaisa ng lahat sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng maanghel, nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniialay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ni Cardinal Jose, bagong talagang obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, at ang lahat ng mga pumanaw, napatuloyin mo sa iyong kariyang walang hanggan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, ni San Felipe, Santiago, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, hiniling namin iadya kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinandabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ang Poong Jesus Nazareno, nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Napatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang muha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay, manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya'y ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay, manalig ka. Nakakalimot kay Jesus, manalig ka. Kay Jesus, manalig ka. Paalala, una, ang oras po ng ating mga misa sa darating na May 7, unang Biyernes, ay magsisimula sa ganap na ika-4:15 ng umaga at oras-oras. At ang huling misa ay sa ganap na ika-9 ng gabi. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan at panatilihin lamang po natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minore ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pindakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang mga pangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nanalig kami na ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yari nga aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan na aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami may adya
sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pagkikinabang, ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami nawa ay marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak, upang kami ay maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa langit. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto sa mahal na po ang Jesus Nazareno. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahan, mga imahin, mga dasalan at iba pa. Sa pamagitan ng iyong bendisyon, naway maalaala ng lahat na mabinyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang na banal na misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro